Yo, kamusta mga kajampong? Yamamoto Onsen in the house. So yan, meron na tayong bagong tawag para sa ating mga viewers. So, why Jampong? So, Jampong kasi ang nickname sa akin ng aking supervisor way back. Like 2012? Nung bago pa ako mag-abroad. So, mukha daw kasi akong Koreano. Pero hindi naman akong mukhang noodles. I don't know, ang tawag niya sa akin, Jampong. So for today's vlog, i-review natin tong in-install ko na auxiliary lights. So right now, we are using our stock headlight. So kita niya naman medyo malabo siya. So ito, pwesto tayo dito sa may bandang madilim. So yan oh. May liwanag naman siya pero hindi siya masyadong visible. So by the way, yung auxiliary light, nabili ko siya sa Shopee sa halagang sarado 1,000 pesos. So yung aux lights kasama na yung three-way switch. Yung meron siyang high, low and off. So ako lang din ang nag-install nito DIY, so ililip ko na lang sa link kung ano-ano yung mga kailangan nyo para sa installation. So actually hindi naman sa ganun kahirap i-install, basta may mga gamit ka. Basically, I am not a fan of auxiliary lights. So kasi before, pag bumabiyahe ako ng gabi, daming mga nakakabulag na makakasalubong mo on the road. So talagang nakakabulag na hindi mo makita yung nasa harap mo. So it's my payback to them. Hindi, joke lang. For our safety na din. Kasi nga along the way, madami tayong mga dinadaanan na walang post lights. So sobrang ang dilim talaga. So, ang delikado kasi mamaya may mga dumaan na aso bigla, pusa. Yun ang mas kinatatakutan ko eh, kaysa sa aso, ay kaysa sa tao. Kasi bigla-bigla na lang talagang tumatawid. And one more thing is yung mga potholes, siyempre mga bato na pwedeng maging sanhi para sumemplang ka. So madami pa naman akong mga tropa din na sumemplang na dahil sa aso. So kita ko yung mga gasgas nila. Hindi naman sa yung major injury, pero talagang abrasions dun sa balat, talagang tuklap. So as I've said earlier, hindi nga ako masyadong fan ng auxiliary lights, no?
So bumili ako yung medyo swak sa budget, number one, and yung hindi siya ganun kalakas yung liwanag niya. Para hindi naman masyadong nakakasilaw dun sa kasalubong ko. So ito guys, medyo madilim, i-testing natin, no? So this is the low beam. So yung low beam ko is yung dilaw. And yung high beam is yung white. Ayan, no? Sobrang nakakabulag. So my own preferences, mas ginagamit ko yung dilaw kesa dun sa white. Para sa akin, mas visible siyang gamitin. Mas kita ko yung nasa harap ko. So guys, ito, turn off natin. So ito yung stock headlight. Turn on natin yung aux light. This is the low beam. Pakita nyo naman yung kaibahan. Off, on. So let's test it again in this area. Dito medyo madilim. So this is the low beam. Yes, the low beam of the stock headlight. Sobrang dilim. So high beam, ito. Medyo kita mo ng konti. So, and then let's go back to our aux lights. So sobrang kita talaga. Hindi ka mangungumbang bumiyahe sa lugar na hindi mo alam yung terrain. Hindi mo kabisado yung mga potholes. So bukod dun sa aux lights and dun sa switch, we will also be needing 2 set of relays. So specifically 4 pin relay. So kung walang available na 4 pin relay, pwede naman yung 5 pins. Hindi mo na lang gagamitin yung 87A or yung nandun sa pinakagitna. Ang dilim dito. So try nating patayin yung ilaw. As in, super dilim talaga. Oh, high beam. Kita naman, pero hindi masyado. So guys, let's try it again here. Wow. So hanggang dyan lang yung range ng kita mo, no? Eh paano kung tumatakbo ka, no, on high speed? Hindi mo kita yung nasa harap mo. So malakas talaga makaaksidente. So let's try our high beam. So yung high beam medyo malabo siya, eh. Kulay puti. Mas prefer ko talaga tong dilaw. $47. Mura na, dati $50. So tignan natin sa Petron. Pagas tayo and tignan natin kung ilan yung gas mileage natin. So by the way guys, our ride is a Gixxer 155, the FI variant. So nung bago lang akong nagmo-motor,
Usually, takbong pogi lang lagi. So by the way, this is a manual transmission motorcycle. So nung bago lang ako, I usually short shift at 3,000 to 4,000 RPM. And so by doing that, nakakakuha ako ng average na 47 to 48 kilometers per liter. And yung engine oil na gamit natin is yung Shell AX7 1040 semi-synthetic. So 47 to 48 kilometers per liter average. So ngayon nagpalit na ako ng oil, so almost 2 change oils ko ng consistent na ginagamit ko. Medyo pricing nga lang siya kesa dun sa AX7. Pero yung oil change interval ko now is every 2,000 kilometers. Whereas dun sa AX7, 1,000 lang. So doble. Mas mahal nga siya dun sa AX7, pero mas mura siya in the long run. Kasi ang gamit ko ngayon is the Shell High Advance, yung 1040 na fully synthetic, yung gray yung kulay. So by using fully synthetic, lately walwal din ako mag-drive ng motor, especially sa umaga kasi lagi akong late. So madalas akong late the past few days. Kung patakbo ko ng motor like 90 to 100 kilometers per hour, and surprisingly I can still get an average of 51 to 52 kilometers per liter. O di ba bongga? So walwalan yon, I shift at 7,000 to 8,000 RPMs. So i-try natin ngayon kung ilan yung ating gas mileage. So dun sa mga hindi pa nakakalam kung paano kukuhanin yung gas mileage, so madali lang naman siya. So once na magpagas kayo, i-reset nyo lang yung auto nyo. And then takbo kayo ng konti, andar kayo, and then magpagas ulit kayo. Kung ilan yung reading dun sa auto nyo, i-divide nyo lang dun sa kung ilang litro yung pinagas nyo. So that's, it's that simple. Pula full tank. So i-compute na natin. So for example, ang tinakbo ng motor natin is 326.2 kilometers. So i-divide natin dun sa kung ilang litro yung pinagas natin, 6.73. So 6 divided by 6.73. So yan, so 48. Medyo hapit-hapit kasi ako ngayon. Oh.
Ma'am. So 48 kilometers per liter, still not bad. Ang taas pa rin nun kung i-compare mo dun sa ibang mga motor ngayon. So by the way, yung fuel tank capacity pala nitong Suzuki Gixxer is 12 liters. So ang laki. Napaka-suitable niya sa mga long rides. So hindi agad ako nagpapag-gas, no? Kasi ang daming reserba, ang daming laman. I'm near home. So hanggang dito na lang yung vlog, guys. So maraming salamat sa mga nanood. Please like, share, and subscribe to my channel. Salamat! So yun, may naghihintay sa akin. Hi, Mirai! So this is my youngest daughter. Mirai! Mirai!